nasa sa bagong landas na ng buhay. At ang bawat isa sa inyo ay meron ng pananagutan na dapat gampanan. Magsusunuran kayong mabuti at maging maunawain ang bawat isa sa inyo upang maiwasan ang sama ng loob. Hindi mainom sa mag-asawa ang palaging nag-aaway. Hindi uunlad ang iyong buhay. Naway maging masagana at maligaya ang inyong pagsasama. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ito ang ating magiging tahanan. Maganda. Ito ang ating magiging kainan. Mukhang bago, no? Oo. Ito'y ginawa ko para sa atin. At... ito naman ang ating magiging silid. Ang yaman ay narito lang sa paligid natin. Ang mga punong yan ang siyang magdudulot sa atin ng magandang kinabukasan. Ah, halika. Saan kayo pupunta? Basta halika, sumunod ka. Ang mga punla ng Lansones na yan ay isa pang pangako sa atin ng lupa. Oo nga. Ngunit mga 20 taon daw bago mamunga ang Lansones, totoo ba yun? Oo. Kahit na matagal pa kaysa ron, ay handa akong paghirapan. Sapagkat yan ay habilin sa akin ang namatay kong ama. Bakit ikaw lang? Pati ako'y katulong mo sa pag-aalaga ng mga Lansones na yan. Eh, ang gawain bahay, hindi mo kaya pagsawaan balang araw? Alin? Ang paggising ng maaga at saka ang pagluluto? Hindi lang yon. Ang paglilinis ng loob ng bahay, ng bakuran, at... ang paghahatid mo ng pagkain sa bukid. Jose, ang tungkulin ko sa'yo hindi ko maaaring pagsawaan kailanman, sapagkat yan ay kakambal na ng aking buhay. At asahan mo namang ang pagmamahal ko sa'yo'y tataglayin ko hanggang libingan. Na ang bunga raw ng Lansones ay lason? Yan ang sabi ng matatanda. Alam mo, yan Lansones, nung araw, lason daw yan. Ngayon, bumaba ang mahal na birhen at kinurot ang bunga niyan. Magmula noon, nakain na. Yan ang alamat ng Lansones. O ay bakit naman dito sa ilalim ng mga puno-nyog natin itatanim ito? Hindi na lang sa bukid. Ang sabi ng tatang ay ang gusto raw niya Lansones sa lilim eh. Kaya dito natin dapat itanim. Lahat yan, pupunoy natin? Oo, lahat yan. Lahat ng sulok. Basta may lugar, tatamnan natin. Mas marami, mas mabuti. Sige. Kaya mo yan at ako nang bahala. Sasakit lang ang likod mo, hindi ka pa sanay eh. Hindi bali, masasanay din ako balang araw. Oo nga, ngunit huwag mong biglayin. Sige na, magpahinga ka na. Sige, tatapusin ko lamang ito. Ano ba, sige na? Sige na, magpahinga ka. Oh, ano ka ba naman? Hindi nakikiliti ko eh. Sige, ha? Sama na, sige. Ayoko na,
Oh, masarap ang ulam, ah. Oo. Ano, kumusta ang lakad mo tupis sa lupa? Naglaba na. Isang mahalagang bagay na lang ang kulang sa atin upang maging ganap na ang ating kaligayahan. Mahalagang bagay? Hmm. Ano yun? Ang magiging gabay natin sa ating katandaan. Alam mo, ang gusto ko ay isang lalaki na mabait, makisig, at masipag na katulad. Ako naman, ang gusto ko, isang babae. Mabait din, at masipag, at magandang katulad mo. Eh, kung anak natin babae, anong pangalan? Angelita. Eh, kung maglalaki? Ang gusto ko naman eh, Miguel. Ano kaya, kambal? Ayoko nga, manghirap daw yun. Oh, manghirap? Sabay ba paano? Sabay daw yung kumagising, sabay kong magkasakit, sabay kong... At sabay din magsalita. Hindi naman eh. Jose, hindi ba ngayon madadalhin yung kariton at kalabaw sa mga nanay? Diyan nga pala, no? O sige, dalhin mo na. Baka mainip na sila, eh. Ako na ang bahala riyan. Sana. Bakit po ba ang tagal yata? Ipanatag mo ang loob mo siya. Talagang ganyan ang nanganay. Panatag naman ang loob ko eh.
salamat sa Diyos at nakaraos na si Maria. Nanak na ho siya? Oo. Ano ho anak niya? Eh, namin, ano ho anak? Lalaki. Lalaki? Lalaki? Lalaki. Bakit hindi namin natin nagaya? Siya nga naman. Ako ay nagtataka. Ngunit malusog ang bata at masigla naman. Baka naman likas sa kanya yung hindi hiyakin. Marahil eh, lalaking mabait na bata ang ating apo. Hay ano tayo? Naghihintay ang mga gawain. Wag saan kayo galing, magama? Ay, pinasal ko ito si Miguel sa bayan. Arturo! Arturo! Gigisingin mo naman ang bata, eh. Tatay na tatay ang itsura. Arturo! Ayan, nagising na. Dito. Dito. Gising na, anak. Bili ka ng tinapay, ha? Turo. Turo. Gising na, anak. Maga na, eh. Gising na, anak. Nay.
Gumisyo ka na, tamad! Huh? Bakit ko dito? Ano ka ba? Nanay, nag-aaway na natin na! Ay, 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 ano ba kayo dyan? Hoy! Ano ka ba naman, Arturo? Bakit ba naman pati pagtulog ng Kuya Miguel may pinakikilaman mo? Napakatamad mo eh. Nagpapasama lang bumili ng tinapay si Lito. Ginising ko, nagalit na. Pabayaan mo na siyang matulog. Alam mo naman na may kapansana ng kuya mo eh. Sige, Lito. Ikaw na lang mag-isa ang bumili ng tinapay. Opo, Enay. Bakit po kayo nalulungkot? Hindi naman ako nalulungkot, ha? Eh bakit po nang nagdaan ako, hindi niyo po ako pinansin, gaya nung dati? Nag-iisip lang ako. Eh ano po ang iniisip niyo? Wala naman. Eh bakit sabi niyo, may iniisip kayo, yung pala po wala. Sige na. Malaking pinsala pala ang nagawa ng bagyo ko gabi. Matapos ang 20 taong paghihirap sa pag-aaral at paghihintay na mamulaklak, ay ganito pa nangyari sa atin. Inaasahan ko pa namang sa anihin niya na mapag-aaral ko si Arturo Panghalit sa Manila. Ngunit, tayong magagawa, Jose. Yan ang kaloob sa atin ng Diyos. Yes, napanggi ka lang na ako. Chang? Hmm? Saan mo yun ilagay yung damit na suot ko kahapon? Kinalabang ko na. Kalimutan? Sino mo siya? Si Gloria, pamangking ko. Kailan po kayo dumating? Kahapon lang. Bakit kayo narito? Para tulungan ng Chang. Di ba po kayo mag-aaral? Tapos na akong mag-aaral. Oh, may bibiling ka pa ba? Wala na ho. Pakalitan nyo na ho. Oo. Ang ganda yun. Sulat. Marami kang lapis na mauubos. Jose, ba't di ka kumakain? Wala akong gana. Kape na lang. Mukhang malakas ang hangin ngayon. Agahan mo lang ang pagpapadala ng pagkain, ha? Dalihan mo, Arturo. Aha.
Pabayaan mo lang ako magdala ng tutulit. Hindi ko kailangan ng tutulit. Ninong! Alam niya ako, hindi mo dapat gawin yun. Ano pa kailan mo? Siya ay inaanak ko. Pati ba naman hangaring kong paglingkuran siya eh, dapat ko pang panghimasukan. Nakikita mo nang ayaw niya, pinipilit mo pa. Sige na, salam. Ninong! Bakit ba takot na takot ka rin kay Bruno? Eh, mangyari ho, balitang-balitang, siya ang pumatay sa kanyang asawa. Nagdadalang tao pa naman. Hindi naman siguro. Siya nga ho, itay. Yun ang nadinig kong usap-usap sa tindahan na si Bruno nga ro ang pumatay sa kanyang asawa. Naalalaman ba naman ni Bruno na yan ang paratang sa kanya ng taong bayan? Hindi nga ho eh. Ayaw ipaalam sa kanya. Aba, hindi tama yun. Bakit sila pagbibintangan yung taong hindi naman yata sila nakatitiyak kung talagang siya nakagawa ng pagkakasala? At saka kung siya nagkasala, eh di sana ipinarusahan na ng batas. Hindi tama yun. Nagkakamali sila. O sige na. Huwag kang matakot kay Bruno. Mabait yun. Pwede ka nagsunda kay Alintale. Wala rin po. O sige, hindi na balik. Lapis mo, mahaba pa ba? Opo, dalawang beses lang ako ng test. Ano naman? Dalawa lang naman eh. Nay, papanaw mo na ako. Sige. Hindi po siya nakakarinig eh. Sa senyas lang po kami nakakausap. Isenyas mo sa kanyang ikinagagala ko siyang makilala, ha? Sa ibang araw na. Marami akong ginagawa ngayon dito sa tindahan. Dito! Nintay ka
ng pagkain. Nagagalak kita mong kilala, Gloria. O sige, Lito. Tiyan kayo. Ha? Ha? O sige, Gloria. Sige, ha. Mag-atid ko silang pagkain sa bukit, eh. Sige, mga kasama. Inom pa kayo. Umiinom na. Humihina na yata kayo ngayon. Bandere. O, eh, ubusin natin. O, ubusin natin. Ito'y para sa mga gandang dalaga ng Barrio Santa Monica. Ayan. Totoo nga magaganda. Pero napapansin kong ibang-ibang kilos ng ating mga dalaga dito sa barrio ngayon. Kung ituring ako'y parang isang kalimaw, isang bagay na pinandidirihan. Makasalubong ko, lumilihis. Kausapin ko, hindi sumasagot. At kung lapitan ko, nagsisilayo. Bakit? Bakit? Ano bang masama ang nagawa ko? Bakit ganyan ang pagtingin nila sa akin? Gusto ko pa namang magkaroon ng anak. At yan ay hindi natupad dahil sa maagang pagkamatay ng aking asawa. Kaya si Choling ang inaakala kong makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. Subalit isa pa rin siya sa lumalayo sa akin. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Bruno. Darating din ang araw at matutupad ang pangarap mong yan. Pero kailan pa? Malapit na. Ayan, katulad niyan si Jose. Malaking atraso sa akin yan. Kalain ba naman ninyong pati pagligo ko kay Choling eh, pakialaman. Iaro sa akin yan. Oh, bakit ka umiiyak? Ang inayo eh, tinalo ako. Malupit, Tay. Awa ka ng Diyos. Malupoy, Tay. Awa ka ng Diyos. Baka namang meron kang nagawang pagkakasala. Wala ako eh. Hindi naman ho ako may kasalanan eh. Nagbibiruan lang ho kami ni Lito eh. Napikon siya at kinurot niya ako. Di piningot ko naman siya. Sige, tumakana niya yan eh. Tumakana. Lito! Lito! Ayoko ng away-away ha. Sige, halikan mo atin mo. Piningot niya ako eh. Nasaktan ako. Nalalaman ko. Basta ayoko ng away-away. Sige, alika mo siya. Sige, ayaw mo, ha? Wala kang biskuit, ha? Oh. Yan. Oh. Maria. Ano, Jose? Kumusta ang lakad mo? Mabuti. Maraming naglalakasin nga doon sa may tindahan. Talagi naman yan. Bakit ba namang pinalo mo si Angelita? Aba, iba paano? Sinaktan niya si Lito. Kahit na ba, di sana ipinangaralan mo na lamang. Alam mo, Maria, ang pagsaway sa mga bata ay hindi nakukuha sa kapapalo. Maaari silang maging nanakit. Huwag mo na nga akong pakialam mo, Jose, sa aking pamamalaka dito sa bahay, ha? Nalalaman ko ang ginagawa ko. Bakit ba tila nagagalit ka? Eh, paano? Tuwing kagagalitan ko yung isang Angelita, palagi ka nalaman nakikialam. Lumalaki tuloy ang loob niyang batang yan, eh. Huwag kang magsalita ng ganyan, Maria. Sapagkat lahat yung batang yan, pantay-pantay ang aking pagtingin. Ang ayaw ko lamang yung namamalo ka. Tapos! Ang tungkol sa bahay at sa mga bata, ako nakakaalam. Wala kang pakialam. Tapos din!
Joling! Joling! Huwag ka lumapit! Pakinggan mo ako, Joling! Huwag ka lumapit! Pakinggan mo! Joling, pakinggan mo! Bibiruan mo ako! Pakinggan mo! Bibiruan mo ako! Joling, bakit ka matatakot sa akin? Eh, hindi naman ako masaya. Layan mo ako! Marangalang hangarin ko sa'yo, Joling. Mahal na mahal niya yun. Ewan ko! Ngunit kitang-kita ko siya nang itulak eh. Nang malaman niyang patin eh, dinalan sa kanyang bahay. Eh, bakit mo nalaman? Sinundang ko mo eh. Rome! Rome! Po! Sundin mo stereo, dali ka. Opo! Mantiago! Mantiago! Oo. Oh. Bakit yun eh? Si Choling ho! Pinatay ni Bruno! Ano? Tinulak sa bangin! Saan? Sa ilog! Pinatay ang apo! Kitang-kita ko! Dinala pa ni Bruno sa kanilang bahay! Diyos ko ang anak ko! Kunin mo gulo ko! Solik! Patawarin mo ako! Ano ba nangyari, Bruno? Tininte. Patay na siya. Alam ko. Ngunit bakit mo siya dinala rito? Kung sa kanila ko siya inihatid, ay maaari nila akong saktan. Kaya dito ko siya dinala. At ang totoo ay, sa kanyang pagkamatay, wala akong kasalanan. Ngunit ang sumbong sa akin ay tinulak mo sa bangin. Tinulak sa bangin? Paano kong magagawa yun? Samantalang siya ay mahal sa akin. Bruno, ayon sa balita, ang lahat ng pangyayari laban sa iyo. Kaya kinakailang maliwanagan ang bagay na ito. Pinente, kasama nila magpulong ni Choling. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ipapatas tayo. Pero... Saan nyo naman hinabol si Bruno? Takong layo yung inabot namin. Ang hina nyo naman, ang dami-dami nyo hindi nyo inabutan. Napakatulad tumakbo, ang bilis. Dahil paos eh. Patang tao pala yung nagtatakot. Namumuti ang kalampakan. Talaga naman. Ano po itay? Lay, magsimba ka na ba? Opo. Nagkalamisal ka na ba na? Aha. Oh, sige. Bagoryo! Bagoryo, kumusta? Ang ganda ng suit mo ah! Mga kasama! Bagoryo! Bagoryo!
Kamusta ang buhay mo sa Maynila? Oh, sarap. Saka ang pera doon, napakadali. Basta gagamitin mo lang ang utak mo at abilidad. Eh, para kang namumulot ng pera sa gitna ng daan. Kaliwa, kanan, pera. Tignan ninyo ako. 6 na buwan pala akong naroon. Timpak lang, timpak sa lating nawangan ko. Eh kayo, ha? Eh ganyan pa rin. So, walang asenso. Eh, nag-teach ka kayo sa bukid, katulad mo Arturo. Wala ka ng ibang inasikaso kundi ang bukid. Ano bang pala nung? Panikalyo na lang, kapal. Kasi araro na lang inahawakan mo eh. Ano bang kapal na yan? Inipis na. Para sa utina. Salap yan. Araw-araw, salap na hawak niyan. Alin! Eh kung hindi ba ako umalis dito sa atin, baka magbibis ba ako ng ganito? Gregorio, marami bang ganyan sa Maynila? Marami. Basta may pera ka. Eh, magkano naman ang halaga ng ganyan sa Maynila? Mura lang, mga 30. Sentimos? 20 peso! Tumayo ka. Bago eh. Oo, sabi mo na. May pagganang-ganda kapag lumalad ka. Ano yung malaria sa Maynila? Walang ganyang kilo sa Maynila. Lahat aral. Ang kanong aral? Hanggang ngayon ay galit ka pa sa akin. Aba, hindi naman ako galit sa'yo. Talagang galit ka lang ako. Hindi raw. Halatang-halata sa mukha mo eh. Hindi naman ako galit ah. Magagalit sa'yo. Alalahanin mo sana ang payo sa atin ng iyong mga magulang. Na tayo'y magsusunuran. Maging maunawain ang bawat isa. At nang hindi nagkakaroon ng samaan ng loob. Bakit masunurin naman ako sa'yo, hindi ba? Talagang ayoko lamang yung pinakikialaman mo lahat ng mga gawain ko rito sa bahay eh. Para ka naman bago ng bago. Kalimutan na yun. Para ano pa tayo magsisimba kung ganito rin lang kagulong ating buhay? Kalimutan na natin yun. Tama rin. Isang halik na. Isang halik lang. Ano ulam natin, Anya? Hindi ka pa man nag-aalmusal eh. Pananghalian natin natanong mo. Pag-aadobong manok ako. Adobong manok? Mm. Sarap. Sapa, sapa. Dito, may sinasabi siya, hindi ko maintindihan eh. Ang ibig niyang sabihin, maganda ka raw. Sa
Sabihin mo, maganda rin siya. Anong naisipan mo? Naparito ka? Ibig ko ipagbili ang aking lupa. Umari sana itulungan mo ako. Alam kong malaking tiwala sa inyo, Ma'am Pedro. Kung kaya kumari, samahan mo ako sa kanya. Eto, dala ko ng titulo. Sabi na, kuya. Nagdaan muna ako sa bahay. Eto nga't suot ko ang damit ng aking asawa. Para walang makakilala sa akin. Ngayon ba? Umari sana. Dahil na. O, kamusta, Bruno? Mabuti ho. Marahil ay alam na ninyo kung bakit ganito ang kasugutan ko. Oo. At alam ko rin, ayon kay Magno, na wala kang kasalanan sa pagkamatay ni Choling. O, magkano mo ba naman ipinagbibili ang lupa mo? 5,000 ang halaga nun eh. Sus, Mari Jose. Ay, pagbili mo na sa iba't hindi ko kayang bayaran yun. Magkano ho naman ang maitatawad ninyo? 2,000 kung gusto mo. Siyado ko naman yatang napakababa nun. Hindi mo na rin lang pinakikinabangan ang lupa mo at ikaw ay kinainitan ng mga taong baryo. Umayag ka na at ibig kitang matulungan. Hindi ba niyo madadagdagan yung kahit na konti man lamang? Hindi na. 2,000 kung gusto mo. Ano, payag ka? Kayo ang masusunod. Magno, ngayong ako'y meron ng salapi, ay ibig kong ihanap mo ako ng mga ilang tauhan na maaaring makasama ko sa bundok, yung mga matatapat sa akin. At kung ano man ang pangangailangan nila, ay ako ang bahala. Kailan mo kailangan? Ihintayin ko kayo ng Sabado. Bakit sa Sabado pa? Kahit na sa Makalaway, madadala ko yun. Meron pa akong mahalagang bagay na lalakarin. Eh, saan ka naman namin matatagpuan? Natatandaan niyo yung ilog na pinaglalabahan ni Choling? Oo. Tuntunin lamang ninyo, hindi kayo maliligaw. Sige, lalakad na ako. Asahan ko, Magno. Oo. Magno! Woo! Dito! O, doon ang inyong lagayan. Ang layo pala nitong pinagtataguan mo. Eh, bakit tatatlo lamang yung kasama mo? Sapagkat silang tatlo lang ang tunay mong kaibigan na handang dumamay sa'yo. Ba, may bagong balik ka pala. Ito ang sinasabi ko sa iyong lalakarin ko. Bukod sa inyo, ito ang pinakamatapat kong kasama at pinakamalapit sa aking puso. Malaki maitutulong ito sa pagiganting gagawin ko sa mga taga-baryong umapisak. Alam mo, ang lahat ng babae sa ating ngayon, ang may kalat ng balita, na itinulak mo rin sa bangay ng iyong asawa, kaya namatay. Tingnan mo nga naman. At kaya mo rin ginawa yun ay dahil sa paniniwala mo pinagtataksila kanya. Kailan man ay hindi ko pinaghidala ng aking asawa. Sapagkat ang pagkakakilala ko sa kanya ay isa siyang ulirang babae tapat sa pagmamahal. Ang hirap nga niyan eh. Paniniwala ng lahat ng tao, ikaw ay napakasama eh. Tama yun. Ganon ha? Oo. Kung yan ang paniniwala nila ay hindi ko sila bibigoyin. Pangangatawanan ko ng pagiging masama. Sapagkat sila nagundok sa akin, magpapakasama na akong talaga. At ikaw, Magno, ikaw ang gagawin kong tagapagatid ng balita sa akin. Pagkat hindi ka nila maaaring paghinila sa baryo, anumang ibig kong malaman doon, ay ikaw ang tatalungin ko. Masa mo, Bruno. Tawagin mo si Lidot ang kuya mo. Abay, wala ko sila riyan, Nay. O, saan na ron? Kasama kong naman siya ni Gloria. Abay, tanghali na. Sino maghahatid ng pagkain sa tatay mo? E di ako na ho. Sige. Mag-iingat ka, ha? Oo.
Tagal naman ang pagkain natin. Oo nga, oy. Nagugutom na ako. Mabuti kayo, umuwi na tayo. Baka hindi tayo dalan. Sige. Ano naman kayong dalawa? Alam naman niyo maghahatid kayo ng pagkain sa bukid, ah. Okay, kuya. Sabi ko sa bici, Gloria. Ano ba nangyari po lang nagdala ng pagkain? Gutom na gutom na kami, ah. Kanina pang balis si Angelita. Eh, bakit si Angelita ang utusan mo? Kasi wala itong dalawa, eh. Aba, hindi po dumating doon, ah. Kaya kami umuwi. Baka kaya kung ano na nangyari sa batang yun, ah. Duro, hanapin natin. Sasama ako. Jose, hintayin mo ako. Ang mabuti ay maghiwalay tayo. Ikaw ang turo doon sa may gawing ilog. Aha. Ikaw naman ang sasampalukan. Okay, sana. Angelita. Wag! Wag! Angelita! Angelita! Si John! Bakit? Si Bruno! Arturo, ibang mong kulang. Tay! Saan kayo pupunta? Mahanapin ko si Bruno. Ngunit napakalawak ng bundok na kanyang pinagtataguan. Tsak na siya, hindi niyo makikita.
Kahit isang sulok pa siya ng tumortago, ay hindi ako titigil hanggat hindi ko siya matagpuan. Kailangan ipaghiganti ko ang kalapastangan ng ginawa niya kay Angelita. Kung ganyan yung sasama ko. Huwag na. Bayaan mo ko mag-isa. Ngunit itay, may karapatan din ako magiganti. Tayo na. Mabuti kayo, maghiwalay tayo. Diyan kayo at dito ako. Oo. Mag-ingat ka sana. At pagkagat ng dilim, ayun mo ikan at doon na tayo magtagpo. Oo. Patayin na natin yan. Mataba na eh. Wag. Ito lang mga aliwang ko dito sa bundok eh. Ano malay mo? Baka balang araw magkaroon ng sisiw yan. Paano magkakasisiw yan? Wala namang katsaw. Pwede umanap ka. Bro! 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 Sino sa palagay mo? Hindi ko makilala. Malayo kasi. Marahil ay sinusigil. Walang ibang lalaking maaaring mangas na pumarito.
na hindi mahalagang bagay ang sadya. Tumama kayo sa akin at salubungin natin. Mukhang ako hinahanap mo. Oo. Malaking utang mong dapat pagbayaran sa akin. Eh, magdasal ka na't oras mo na ngayon. Hindi ako natatakot sa baril mo. Inay. Nagpunta ka na tininte. Nagpasama siya upang hanapin kayo ng itay. Ang Kuya Miguel, hindi mo ba nakita? Hindi, bakit? Maris din siya kanina. May dalang itak. Alam niyo sta? Oy! Alam niyo sta? O, ano ba, Arturo? Ano po si Materio? Kanina pa umalis. Kasama ni tinintit na ibang mga lalaki. Upang hanapin kayong mag-ama. Ganun mo ba? Oo. Sarama to.
Diyan daw nakita ng Kuya Miguel ang itay. Huh? Kung ganun eh, hindi pa siya nalalayo rito. Mga kasama, maghihiwa-hiwalay tayo. Paliligiran natin itong bundok at katisusuyo rin. Antiago, handa mo yung tulo. Opo. Magdadalawang pangka tayo. Ang ibay sasama kay Arturo at kay Miguel. Ang ibay sa akin. Hala, puno ng tulo. Magkasama sa akin. Hindi na kayo. Sala kayo. Bas, magot marating. Sala. Bakit Magno? Masamang balita. Ano nangyari? Masamang balita. Tayo na kay Bruno. Bakit Magno? Masamang balita. Ano yun? Sabihin mo. Ang lahat ng lalaki sa Santa Monica ay nandito ngayon sa bundok at hinahanap ka. At ang balak nila, mamayang pagkagat ng dilim, eh paikutan nila itong bundok. Pag-iwahiwalay sila at susiyo nila. Ang mabuti kaya hanggang maaga umalis na muna kayo rito nang hindi kayo makulong. Mabuti nga yata. Huwag kayo mag-alala. Ako'y meron nalalamang ibang pook na maaari nating mapagtaguan. Mamayang gabi, ipakikilala ko sa kanila kung sino si Bruno. Nangyari kagabi sa bahay ni Aling Maria. Ang Brunong iyan ay napakadulas, napakatalino. Nalaman niya ang lahat ng lalaki dito sa atin ay nasa bundok at siyang hinahanap. Kaya't ang pagkakataong iyan ay kanyang sinamantala upang panhikin ang bahay ni Aling Maria. Naisip ko na hindi na natin siya kailangang hanapin. Sapagkat, naniniwala akong siya muling magbabalik upang tayo ipaghigantin lahat. Yan ay dahil sa ginawa niyo sa kanya. Mga kanayon, kinakailangan ang bawat isa sa inyo ay gumawa ng kalatong. Ganito, ang tunog nito
ay nangangahulugan ng paghingi ng saklolo. Ang sino man sa inyong makakita kay Bruno mula ngayon, tugtugin itong kalatong upang malaman ng lahat na mayroong panganib. Ganito ang hudyat. Pesyo, maligaya na ngayon itong dumalaga ko at naikuha mo ng katsaw. Malapit na mga itlog yan eh. Kanya ginagawa ko itong pugad. O, ano ba yung dala mo, Magno? Mga damit, para sa inyo. O, sige, pag-hati-hatian ninyo yan. O, ano ba ang balita sa baryo? Ang mabuti, huwag na mula kayong sumipot sa Santa Monica. Bakit? Sapagkat ang buong baryo nakahanda, ang bawat bahay, eh meron kanikanyang kalatong na siyang magiging hudyat sa anong mong oras kayong tumapak doon. Kalatong? Hmm. Kung gayon ay pansamantalang sa ibang baryo na muna kami gagawin. Hindi na muna ako tutungtong ng baryo Santa Monica at makita ko naman kung di mamuti ang kanilang mga mata sa kayangtay sa akin. Good pa. Kumusta nga pala yung anak na dalaga ni Jose? Mabuti naman. Kaya lang palagi matamlay. Sayang. Ibig ko makita uli eh. Mabuti pa, limutin mo na yung halitang yan eh. Alam mo namang walang pag-ibig sa iyong bata. Bakit pipilitin mo? Baka yan pa mag-imit siya ng buhay mo eh. Ibig ko magkaanak, Magno. Pwede pumunta ka sa ibang baryo hindi ka kilala. Magpakatino ka. Pipilitin mo yung katawan mo sa Santa Monica eh. Alam mo naman lahat ng tao na galit sa'yo. Hindi ba't konti ka nang pinatay? Sila may kasalanan kung bakit ako sumama. Sila! Sila! Tangin eh, hindi na sila. Bakit ikaw ay pumatay na ng tao? Ano po, Inay? Napaaga ka nang dating. Sawan-sawa na ako ng katatrabaho sa Bukid eh. Hmm. Gusto ko naman usanang pumunta ng Maynila at nang makakita na ibang kapalaran. Biglang-bigla naman yata ay naisip mo yan. Hindi, Inay. Ang totoo niyan eh. Nasabi ko na sa ito yan, upa.
Ikaw lamang naman ang aking naasahan dito sa bukid. Nandiyan naman ang Kuya Miguel eh. Dapat hindi niyo patulungin. Alam mo naman ang Kuya Miguel mo may kapansanan. Ang hirap po sa inyo, Inay. Wala na kayo bang pinapaniga kung hindi ang Kuya Miguel eh. Kaya unawin niyo. Arturo! Nakakalimutan mo na yata ang paggalang sa akin. Alam ko na, mahirap ang magtrabaho sa bukid. Totoo, Inay. Kaya sawa-sawa na ako rito eh. Ayoko maging alipin ng lupa habang panahon. Doon sa Maynila, maaaring matagpo ako ang mga ibang pangarap ko sa buhay. Kung yan ang nais mo eh, hindi kita pipigilin. Kailan ka aalis? Ngayon din, Inay. Sige. Gumaya ka na, anak. Ito'y sadya kong inipon para sa'yo. Saan mo? Kalit kapusing ka ba, umuwi ka at bibigyan pa kita. Matupad mo lamang iyong mga pangarap. Sa palagay ko yun eh, hindi na akong kinakailangan bumalik pa rito humingi ng pera. Para kung nakikinipinitang sa pagbabalik ko rito eh, dala ko na limpak-limpak na sa labi. Kahit manawari anak, magtagumpay ka sana. Yan ang bahala sa Inay, ha? Alis na ako, Inay. Ang mga damit mo, anak. Doon sa Maynila ako magpapagawa. Okay.
Kayo, Aling Maria. Sige na, mga anak. Maglibang na lamang kayo. Kaya ko naman itong trabaho ito eh. Pabayaan niyo siya. Trabaho ng lalaki yan. Hindi bagay sa inyo eh. Halina kayo. Mangga, oo. Pero itong lansones, hindi maaari. Dapat dito, didiligan lang. Mamaya, masunog pati puno niyan eh. Ngayon. Ganda na suot mo, kuya! Ito ang uso sa Maynila, ba? Sino siya? Ah, siya nga pala. Si Lucy ang kasintahan ka. Ang ganda! Ba talaga? Siya ang pinakamaganda sa buong Maynila. Naku naman si Arturo. Oo, talaga naman ah! Ang nanay? Nasa taas! Halika kayo! Nay! Arturo! Nay! Kumusta ka? Mabuti o. Wala. Nay, siya ho si Lucy. Ang babaeng pakakasalan ko. Tiga Maynila ho siya. Kumusta ka? Mabuti. Sana sa itas, anak. Lucy? Sana kayo, mga anak. Ah, dito na lang ho ako. Baka mahulog po ako sa dana ninyo. Tayo na, Arturo. Huwag kang magtataka, Arturo. Tayo na ron? Kamusta naman ang buhay sa Maynila? Mabuti. At madaling umaman doon. Lalo na kung katulad mong maganda. Basta marunong ka lang magkaharap sa mga lalaki, madali ang pera. Hmm. Ayoko makilubilo sa mga lalaki. Yung ba ang babaeng napili mo upang maging kabyak ng iyong puso? Oo. Natitiyak mo ba naman na ikaw ay kanyang minamahal?
Oo. At minamahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi sa ako'y tumututol sa iyong hangarin. Ngunit, sa ganang akin, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi niyo lang siya lubusang nakikilala, inay. Si Lucy marangal. Mabait at tapat kong magmahal. Nalalabuan ka lamang, anak. Maniwala ka sa akin. Ang ganyang uri ng babae, walang gagawing magaling. Inay, hindi ako nagpunta rito upang humingi ng inyong mga pangaral. Nagpunta ako rito upang hingi ng mana ko sa lupa. Ang pating nauukol sa akin. Kailangan ko 3,000 piso. 3,000 piso? Arturo, baka naihibang ka na. Sana kukuha ng ganong kalaking halaga. Kung mga 100 o 200 lamang maaari kitang bigyan. Itong pagdating mong ito, ang akala ko ikaw ay makatutulong sa akin ang maski papano. Yung pala hirap pang ibibigay mo sa akin. Dahil kailangan ko ang halagang yan, sapagkat gagamitin ko sa pagpapakasal namin ni Lucy. Ang inihingi ko lang naman ay nauukol sa akin. Kaya't ibigay niyo na, inay. Sana ko kukuha, anak. Kayong bahala. Huwag niyo ko sisisihin kung mangarang ako o magnakaw. Bago ko lamang ang halagang kailangan ko. Anak, huwag kang gagawa ng ganyan. Basta ibigay niyo ang kailangan ko. Huwag mong dudungisan ang pangalan ng iyong ama. Kailangan ko, inay. Ngunit, sana ko kukuha? 1 lang yung lupa. Alis na kami, inay. Madala? Ang lakas-lakas mo naman eh. Pagod na ako eh. Sige. Pagbutihin ninyo ang pagdidilig, ha? Upang mga ilang buwan lamang eh, mamulaklak na yan. Eto nga ako, panahindilig ko eh. Sigurado maraming bulaklak ang mga lasones ko. Oo, oh, mas marami ang akin. Huwag na ho at mayroon pa ho akong pupuntahan. Nataan lamang ako dahil sa natanong kung maraming bulaklak ng mga lansones. Ah, oho. Eh, meron na ho bang nakapakyaw? Eh, wala pa ho. Pero marami na hong tumawad. Masyado ho namang mababa eh, hindi pa sapat na pambayad ko sa inyo. Kung gusto
gusto naman ninyo, bakit hindi ninyo pakyawin sa halaga ng aking pagkakautang sa inyo? Mahirap ang matapagsapalaran. Malaking halaga ho naman ang pagbibilihan niyang lansonis na gan eh. Sobra pa hong pambayad ko sa inyo. Kahit na. Eh kung abutan ng bagya, eh dilugin na ho ko. Siguro po naman eh, nakatayuan ko ngayon, hindi na paihintulot ng Diyos na abutin ko yan. Kahit manawari. Eh siya, ako'y alis na ho at meron pa akong paparonan. Adios po. Magno? Magno? Oo. Aba, Pedro, tuloy ka. Awag na, dito na lamang. Ano ho ba yan? Siguro alam mo kung saan nagtatago si Bruno ngayon, ano? Oo, bakit ho? Gusto ko ikayatin mo siya upang sirain lahat ng mga bulaklak ng lansonis ni Aling Maria nang hindi siya makabayad sa pagkakasala ng kanyang lupa sa akin. Alam mo na ibig kong sabihin. Naintindihan ko na ho. O, iba pala lumakad mami at dumangka sa bahay at bibigyan kita ng kwarta bilang pao ng bayad sa kanya. Oo.
niyo. Ah, doon pa ang dalawa. Dali sa munisipyo. O, kamusta ang lakad mo? Eh, ayaw nang tumanggap ng piyansa eh. Nabigat daw ang pagkakasala niyo. Kaululan yun. Wala naman silang katibayan laban sa akin ah. Ano ka ba klaseng abogado? Sige, lakarin muli. Oo. Ngayon ko lang naunawa. Tama pala lahat ng mga ipinag-aral mo sa akin. Iniwanan ako ni Lucy. Matapos na malamang wala na akong salapi. Pinatatawan niyo na ba ako, Inay? Oo, Miglita. Pinatatawan mo na ba ako? Oo, Kuya. Paano, Kuya Miguel?